Sino sa atin ang naniniwala pa sa kalagaan ng panalangin? Sino sa atin ang naniniwala pa sa kalagaan ng salita ng Diyos? Patignan natin ang 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kung mahalaga ba ang panalangin. Ganito ang sabi ng salita ng Panginoon. At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masasamang lakad, akin silang papakinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon, patuloy kayong nananawagan para po sa pananalangin at ayon dito sa aming pong pinag-aaralan na salita ninyo, ang pananawagan ninyo, ang iyong bayan ay dumako at lumapit sa inyo para po sa pulong panalangin. Maraming salamat, Panginoon, na binigyan niyo kami ng means upang kami makalapit sa inyo at makausap kayo at makahiling ng aming kailangan at maiisaysay ang aming pong mga sariling kalooban. Kaya napakalaga po, Panginoon, ang pakikipagtagpo sa inyo sa pamamagitan ng iyong salita at ng iyo pong kaloob na panalangin. Pagpalain po ninyo ang aming pagtitipon ngayon sa pulong panalangin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Nang nakita natin nakaraan, ng Panginoon mismo nagsabi kay Solomon na pinili niya ang lugar, yung templo na pinagawa ni Solomon upang ito ay maging templo o lugar ng pag-aalay ng panalangin. Sapagkat itinakda niya ito kapag ka ang kanyang bayan ay nagkasala, tumalikod sa kanya, sumamba sa iba't ibang mga Diyos, nagtitiwala sa iba't ibang kakayanan o kapangyarihan sa mundo. Sasarahan niya ang kalangitan at hindi siya magpapaulan. Nang ibig sabihin, magpapadala siya ng kahirapan o problema sa kanyang bayan upang muli silang magpakumbaba, lumapit sa Diyos at manalangin. Kaya napakalaga po ang bagay na panalangin mula po sa ating kalagayan na hindi natin alam na tayo po'y naghihirap, tayo nagkakaproblema. Alam natin ang lahat ng bagay na ito, Romans 8:28, na kasama ang Diyos na gumagawa sa ganitong providensya para sa ating kabubuti. Sapagkat ang pananalangin o pulong panalangin, ito po ay hininga natin para sa ating kabubuti, sa ating relasyon sa ating Panginoon. Na mayroong pangako ang Panginoon sa mga nananalangin sa Kanya, particular ang Kanyang bayan. Subalit, bago natin matanggap ang mga panalangin ito o ang pagpapalang ito, kailangan muna na nating gawin ang ating mga katungkulan. May pangako ang Diyos sa panalangin, pero kailangan muna nating gawin ang ating katungkulan. Ano yung katungkulan na dapat nating gawin o naggawin ng kanyang bayan? Now, dito po sa ating binasa, mayroon pong apat na katungkulang dapat nating gawin upang matanggap natin ang pagpapalang kanyang pangako. Una po, dapat nating gawin ang magpakumbaba. Ikalawa, dapat nating gawin ang manalangin. Ikatlo, dapat nating gawing hanapin ang Diyos. Pangapat, dapat nating gawing tumalikod sa ating mga kasalanan. So ngayon, sama-sama nating gawin ang katungkulang ito sapagkat ito yung panawagan ng Diyos sa atin. Hindi po aksidente na tayo may problema, may mga pasakit, mayroon tayong dinadanas sapagkat tayo po'y mapagmataas sa Kanya. Hindi tayo marunong manalangin.
ni hindi natin masunod ang kanyang itinakdang pulong panalangin na kung saan siya ay makikipagtagpo sa atin, na kung ito'y ating gagawin, ay matatanggap natin ang kanyang pangako. So unang-unang katungkulang dapat nating gawin ay ang magpakumbaba. Yan pong utos niya sa ating pong teksto na sabi, at kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba. No, last time na kailangan natin kung sino yung tinatawagan ng Diyos, ang bayan niya. At sino yung bayan sa panahon natin ngayon? Ang mga Kristiyano o ang Iglesia. At tinatawagan tayo magpakumbaba sapagkat kung hindi tayo maging mapagpakumbaba, mga kapatid, tayo po ay nananatili sa ating pagmamataas sa sarili. Kaya nating mabuhay without God. Kaya nating tumanggap ng pagpapala o blessing o sweldo nang wala tayong pagtitiwala sa Diyos o walang pagpapakumbaba sa Diyos. So ibig sabihin po ng pagpapakumbaba ay yung pagsuko ng ating buong pagkatao, sarili natin sa Diyos. Kailangan natin ang pulong panalangin. Sapagkat sa pulong panalangin, dito natin makikita na ang mga dumadalo rito ay talagang tinatanggap nila na wala silang magagawa without God. Nagpapakumbaba tayo. Kung walang humility, hindi tayo mapapanalanginan ng Diyos o mapagpala ng Diyos dahil wala tayong panalangin. Ang ating panalangin na dapat gawin sa tuwing tayo nagkakatipon, eh dapat hindi po basta pagkukunwari. Pagkukunwari, minsan ito'y makikita natin kung pwersahan lang ang ating pagdalo sa pulong panalangin. Bakit pwersahan? Parang obligasyon dahil hindi natin naunawaan ang sinabi rito sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 na ang context nito sa verse 12 ay sasarahan niya ang langit sa mga pagpapala para sa atin dahil sa ating pagmamataas. Kaya kalooban at pagmamahal ng Diyos na tayo dumanas ng kahirapan upang tayo'y magpakumbaba sa kanyang harapan sa pamamagitan ng panalangin. Kailangan tayo manalangin. Ikalawang katungkulan dapat gawin natin ang manalangin. Oh, madali lang yan, Pastor. Talaga, madali lang manalangin. Anybody can pray. Pero anong hinihinging panalangin ng Panginoon sa atin? Basahin natin muli ang ating teksto. At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin. Remember, yung prayer dito ay bunga ng pagpapakumbaba. Maraming nananalangin tulad ng Pharisee na masyadong mapagmataas. Panginoon, ako'y mabuting tao, ako'y tumutulong sa mga tao, ako'y nagtatait sa iyo. Hindi ako nakakalimot, pero hindi ako tulad ng taong yon na magnanakaw. Ang tinutukoy niya ay ang isang tax collector. Na ang tax collector nung manalangin, kita natin, mapagpakumbaba, dinadagukan niya ang kanyang dibdib. Humaharap siya sa Panginoon, hindi siya makatitig sa langit, kundi nakayuko, patawarin mo ako na isang makasalanan. Yung po ang kailangan natin. Hindi natin obligasyon ang pagdalo sa pulong panalangin, kundi ito'y gawang pagpapakumbaba natin sa Diyos na wala tayong magagawa apart from Him. At tayo'y mga hindi deserving people, tayo makasalanan, tayo gumagawa ng iba't ibang kasalanan, marami tayong Diyos-Diyosang kasalanan sa ating buhay. Kaya nga, ang pagdalo sa pulong panalangin, ito po'y tanda ng ating pagpapakumbaba. Kaya yung prayer natin ay mula sa pusong mapagpakumbaba. Totoo talaga. Now, kung wala tayong pagpapakumbaba, yung ating pong prayer ay bunga ng ating sariling lakas. Hindi po pananampalataya. Now, hindi po na po nalulugod ang Diyos sa taong walang pananampalataya. Meaning to say, yung kanyang prayer ay mapagmataas dahil hindi bunga ng pananampalataya. Hebrews chapter 11, verse 6, ganito ang pagkakasabi. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring kalugdan ng Diyos.
ang ating pong pananap, sino bang sumasampalataya sa Diyos na mapagmataas? Sumasampalataya tayo sa Diyos sapagkat siya lamang ang makakagawa sa lahat ng kailangan at magagawa sa lahat ng buhay natin. He is the sovereign God. Kaya kahit tayo sumasampalataya dahil tayo nagpapasakop sa Kanya, nagpapakababa sa Kanya, na kung wala siya sa ating buhay, wala tayong magagawa sa buhay na ito. Kanya nga, manalangin para sa ating pong pagpapakapatawaran ng ating kasalanan. Kanya nga, sa ating pulong panalangin, mayroon po tayong confession, mga kalalakihan, bago ipag-pray yung mga concern, mayroong confession. Mayroon silang paghingi ng kapatawaran. Kailangan nating hingin muna ang kapatawaran. Dahil sa buong maghapon, mga kapatid, walang taong hindi naalikabukan ng lupa pagka tayo nasa labas. Ibig sabihin, walang taong hindi naalikabukan ng kasalanan sa buong maghapon. So therefore, kailangan nating manalangin mula sa ating pusong puno ng pananampalatayang mapagpakumbaba. Ikatlong, dapat nating gawing hanapin ng Diyos. Balik tayo sa ating teksto. Ang sabi, kung magpakumbaba at manalangin at hanapin ako. Hanapin ako. So nagpapakita rito, mga kapatid, may implication dito na sa ating pagdalo sa pulong panalangin, hindi natin hinahanap ang Diyos. Kundi hinahanap natin ang konbinyente sa buhay natin. Pupunta ko sa panalangin kasi mayroon akong kailangan. Convenience. Pupunta tayo sa panalangin upang magpakumbaba, huwingi ng kanyang kapatawaran at siya'y hanapin. Seek God. Tingnan niyo ang sabi sa Proverbs 8:17. Iniibig ko silang sa akin ay umiibig. At ako'y natatagpuan ng humahanap sa akin masigasig. Yan ang sinasabi. Mayroon pong kasigasigan ang ating pagganap sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa Kanya. Alam niyo, kung isang tao mahal mo, talagang masigasig mo itong hahanapin. Kung mahal mo ang asawa mo na wala sa isang oras sa sambahay, hahanapin mo talaga. Kapag anak mo ay minamahal mo, hahanapin mo siya kahit nga ating alagang aso. Hinahanap natin, pinupunta natin bawat lugar. Nangangamba tayo baka kung ano nangyari. How much more sa ating pagmamahal sa Diyos? Ang pagmamahal natin ay hindi ating sarili, kundi siya muna ang nagmahal sa atin at binuhos niyang kanyang pag-ibig sa atin upang tayo'y makapagmahal sa Kanya. At yung pagmamahal na yon ay laging naghahanap sa ating Diyos. Kaya nga sinasabi sa ni Jesus Christ sa kanyang turo, Matthew 6:33, hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At lahat ng bagay na pangangailangan natin, idaragdag lamang. Hanapin natin ang kalooban ng Diyos para sa ating mga anak. Ano yung guidance nila? Ano yung kamalian nila? Baka mamaya sila nagbababad lamang sa mga gadgets na yon na hindi mo natuturuan ng aral ng Panginoon. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos para sa iyong anak. Hanapin mo muna ang iyong ang kaharian ng Diyos sa iyong trabaho. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos sa iyong tahanan at lahat ng ating pangangailangan idaragdag na lamang. Pero ano pong ginagawa ng mga Kristiyano? Hinahanap muna ang pakinabang bago ang Diyos. Kaya nga isang bagay na mapagpakumbaba ang dumalo tayo ng pulong panalangin dahil nagiging dependent tayo sa Kanya, submissive tayo with humility na kung ang Diyos ay hindi kikilos sa buhay natin, wala tayong matatamo sa anumang masigasig nating gawa sa buhay na ito. Kaya kailangan nating hanapin ang Diyos. Huwag nating kalimutan ang ating mga pagtitipon. Yun yung paghahanap ng Diyos, Hebrews 10:25. Huwag nating kalimutan ito. Na tulad ng ginagawa ng iba na hindi nagpapalaga sa ating mga pagtitipon,
hindi sila umahanap ng Diyos. Ang Diyos ay makikita natin sa kanyang bayan, sa kanyang templo, sapagkat ito ang tahanan ng Diyos. Kaya hanapin natin ang Diyos sa mga pagtitipon. Hanapin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay natin ng matuwid. Wala pong anumang compromising na ginagawa tayo para lang tayo ay makapag-please ng tao. Hanapin natin ang karayan ng Diyos sa ating pakikinig ng mensahe na ito'y ating ipamuhay. Sapagkat sabi ni Jesus Christ, ang naghahawak ng aking salita at ipinamumuhay ito, ito yung umiibig sa akin. So, ang isa pong paraan na hanapin natin ang Diyos, hanapin mo natin kanyang karian sa bawat aspeto ng ating buhay. Huwag nating tularan ang mga taong nananalangin in the name of Jesus na para bang may kapangyarihan yung pangalan ni Jesus. Matthew 7:21, di ba? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay pagbubuksan ng pintuan ng langit. Bakit? Sapagkat hindi nila ginagawa ang kalooban ng Diyos. Nangatuwiran pa sila. Hindi ba, Panginoon, kami nagpuproposiya dahil sa iyong pangalan? Kami gumagawa ng mabuti at himala pa dahil sa iyong pangalan? Anong sagot ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Dahil ang inyong panalangin ay pagkukunwari, hindi mula sa puso. Pang-apat na dapat nating gawin sa ating pulong panalangin, gawin natin ang tumalikod sa makasalanang lakad. Basahin natin muli ang ating teksto. At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masamang lakad, then, andun po yung promise. Sa next week po natin yon pag-aralan. Yan doon yung pangako. Pag ginawa natin ang apat na ito, andun po yung pangako na matatanggap natin. Ano yung panghuli? Tumalikod sa masamang lakad. Oo, pwede kang magpakumbaba. Pwede kang magpakumbaba, harapan ng tao, harapan ng Diyos. Pwede kang manalangin. Pwede mong hanapin ang Diyos. Pero kung nananatili ka pa rin sa kasalanan, hindi mo pa rin matatanggap ang lahat ng pangako ng Panginoon. Kaya ang kanyang panawagan, talikuran anumang kasalanan. Hanapin ang kanyang kaluguran. Basahin natin muli yung Proverbs 8:17. Andun yung kaluguran ng Panginoon . Proverbs 8:17, ganito ang pagkakasabi. Iniibig ko silang sa akin ay umiibig. Nakita nyo? Ang iniibig ng Panginoon ay yung umiibig sa Kanya. Yung pag-ibig ng Diyos, sabi natin bias siya. Pero hindi, perfect yung love niya. Sa atin, mali yun kapag iniibig natin yung umiibig lang sa atin. Ang turo sa atin, ibigin mo maging ang iyong kaaway. Pero tingnan natin, sa lahat-lahat, iniibig ng Panginoon yung umiibig sa Kanya. Higit. Kaya napaka-biyaya sa atin na tayo po ay tinatawag ng Panginoon umiibig sa Kanya. At ako'y natatagpuan ng umahanap sa aking namasigasig. Seek God diligently and you will find Him. Yun po yung sinasabi ng Panginoon dyan. Nalulugod ba ang Diyos sa pagdalo mo ngayon? Ito ba'y obligasyon? Ito ba'y tungkulin? Hinahanap mo ba at hinahanapin po talaga ang Diyos? Paano mo patunayang nalulugod ang Diyos sa iyo ngayon? Mga kapatid. Kaya kailangan pagtalikod sa kasalanan, pagbabago ng isip. Laging pinag-aaral natin yung repentance is renewing of our mind. Alam mo ng kasalanan niyan, hindi nalulugod ang Panginoon niyan. Pero how many years? 10 years, 5 years, nandun ka pa rin. Talikuran mo na. Mag-iba ka ng direksyon. Kay Jesus Kristo ka na, talikuran mo na yung kasalanan. Once na tayo po'y nagtiwala kay Jesus, automatically dapat may tinatalikuran tayo.
Hindi pwedeng humarap sa Panginoon na wala tayong tinatalikuran. Ibig sabihin, pagbabago ng direksyon, pagbabago ng isipan. Like Nineveh. Ang Nineveh ay talagang nakatakda na para sa kapahamakan. Pero nung sila'y nag-repent, mga kapatid, hindi Diyos ang nag-repent, hindi ang Diyos ang nagsisi. Kundi ang Diyos ay nagbago ng desisyon sa kanila sapagkat sila mismo ay tumalikod sa kanilang kasalanan. At alam naman natin, sa Deuteronomy 30, itinakda ng Diyos ang kabutihan sa mga nagtitiwala sa Kanya, kamatayan naman sa mga hindi nagtitiwala sa Kanya. Eh dapat mamatay yung Nineveh, pero nagbago sila ng direksyon. Kaya ang Panginoon, hindi niya ibinagsak yung kahatulan, kundi ano yung tinakdang kabutihan sa mga nagsisisi. Hindi tayo matapos-tapos sa ating pagdurusa hanggat hindi pa natin lubusang tinanggihan. Ibig sabihin, wala ka ng tiwala dyan. Diretso ka na sa Panginoon. Repentance unto God and faith towards Christ. Yun ang dapat. Acts 20. Kailangan pagsisisi ng kasalanan ay confess natin. Name it. Kung ano yung kasalanan yun, name it. Yan po yung confession ang ibig sabihin. At pagsunod sa Panginoon. Ito yung totally pagbabago ng buhay natin. Ako halimbawa, 70 years old na, nabubuhay ako, ganun katagal sa kasalanan ko na hindi ko pa tinatalikuran, eh mabuti pa, patay na ako ng Diyos. Napakatigas ng ulo ko pala. Pero dahil sa kanyang biyaya, binigyan tayo ng bagong puso para tumalikod sa dati nating mga ginagawang kasalanan. Kaya imposible kung sinasabi mong Kristiyano ka, hindi mo kayang talikuran ang kasalanan mo. That's impossible. Tayo po yung mga bagong nilikha ng Panginoon. So ang pagbabago ng buhay natin, itanda ng ating buhay pananampalataya at buhay pagsisisi sa kasalanan. So ano pong aral, mga kapatid? Una, sino yung tinatawagan ng Diyos dito para sa pulong panalangin? Ang kanyang bayan. Ang bayang Israel. Pero hindi lahat ng Israel ay totoong bayan o anak ng Israel o lahing Israel mula kay Abraham by faith. Pero pagdating po sa mga Gentiles, lahat po ng sumasampalataya ay anak ni Abraham sa pananampalataya. So therefore, sila yung totoong Israel. Tayo yun. Tayo yung tinatawagan palagi sa pulong panalangin. Anong dapat gawin sa panawagan? Gawin natin ang magpakumbaba, ang manalangin, ang hanapin ng Diyos, at tumalikod sa ating mga kasalanan. Tayo manalangin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Muli niyong pinanariwa ang iyo pong panawagan para sa pulong panalangin. Totoo, sa panahon ni Solomon, kayo po'y pumili ng lugar upang pagtipunan ng iyong bayan sa sandaling sila po ay nakakaranas ng kahirapan, bunga ng kasalanan, sapagkat nais niyong gampanan namin ang apat na ito na katungkulan nang sa ganon matanggap namin ang mga ipinangako niyong pagpapala. Maraming salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.